Kasi usually, ang RSG, SG, meron silang mga movements na medyo stick to the meta lang. Yun ang ay. Kailangan nila ng extra ad-lib, kumbaga. Lalo na kung kalaban mo itong Echo. Eh, mahilig magpasabog to eh. Echo, sobrang showtime na ito, men. Showtime Echo yan showtime, eh. Showtime, showtime na to. Oo. Si OSX nga nata nagsabi, House of Highlights ang Echo, men. Echo Express. Yan. Kaya nga, binansagang Echo Express eh. Napakaraming pangalan na binigay sa kanila. Ang dami talaga, lalo na nang pumasok si Carlito the Great. Talagang nag-ingay. Ang kupunan ng mga orka, ayan na, binan yung Martis. Mm. The respect ban. Respect ban is real, Kuya Sona. What respect, do you think? Respect the MC. I like the Martis ban dito na natanggal para sa RSG Singapore na ginagamit din naman madalas nitong si Bray. Pero kung tutuusin, napansinin mo, Digi and Kaja yung tinanggal dito ng Echo. Targeted bans din yan para kay Lolsi na madalas gumamit ng mga ganyang klase ng support utility kinds of roamers. Pero ganun din naman yung sa side ng RSG. Medyo kalat yung kanilang nagiging bans dito. Joy that could potentially go to the jungle or the XP lane kasi kaya din naman nilang gamitin yan. And the 1-1, isa sa mga standard bans na matagal nating napapansin unless ipagamit mo talaga sa sarili mong kampi. Yung 1-1 kasi, respect ban yan kay Kuya Benny, ang bagyo. Kasi nung in-interview si Benny QT ng MPL Philippines, sinabi niya, nilagay niya doon, nagpumirma siya. Yan. Nilagay doon, who's your favorite hero? Hero. Nilagay niya 1-1. May pirma niya pa. Oo, so nung nabasa nung RSGSG, oh 1-1 pala favorite, iban natin to. Iban natin yan. Neta to eh. Kaso? Ayun na. Kaso? Yun na. Kari ang nilagay. Ay, tingnan mo, nakita mo nung pagkapili ng kari, naglagay agad ng pulbos sa kamay. Alam mo na wala kung anong mangyayari. Di pa nagsisimula yung laro, pinulbusan niya na, pickings pa lang. May namumuong low pressure area. May namumuong low pressure area na. Ngayon nagsisimula pa lang ang step 1 ng water cycle. Yan. Step 1 pa lang. Oo nga, alin ba dun yung step 1? Nakalimutan ko eh. Inalimutan ko umiikot din eh. Umiikot yun, pero alam ko meron dun tinatawag evaporation. Yan. Tama, tama. Perspiration. Yan. Water cycle. Precipitation. Precipitation. Yan. Pine-prepare na nila ang late game. Ang ibig sabihin ng carry pick na to, away na ang Echo na pwede silang kumuha ng isang hero na may true damage dahil pwedeng lumabas yung mga makuunat na hero na kagaya nito. The Lolits and the Predrin. The knockout Predrin technique. I like it. I like the knockout, Kuya Sona. Napakabilis ng pagpick dito ng Lolita. Pero ganun din naman yung sagot ng Echo, picking the Valentina kaagad kasi pinalagpas ito ng side ng RSG Singapore at ito na nga. Ayan na nga. He's back. The signature. Napangiti na si Kuya Musan. Sabi niya. Uy. Alam ko na to, Kuya. Kuya Yawi, I know this, Kuya Yawi. Alam ko na tong pasabog, Kuya Yawi. Grabe. Natandaan mo yung Chow niya nung kalaban. RSG din yun eh. Oo. RSG PH. Chow yun eh, di ba? Andun siya nun. The Way of the Dragon. The Way of the Dragon. Nangyari na to eh. Isipin mo, ginamit din ni JP yan. Gagamitin naman ni Yawi ngayon. Kumbaga, pasapasaan lang na Chow yan eh. And ang nangyari, nung last time, nung kalaban nila yung RRQ, nandun si Mr. Michael Angelo, Mr. Tama. Mike Eja, binan yung Chow. Ito ang magiging dilema ngayon ng RSG. Sabi ng RSG, ibigay natin yung favorite pick. Sige, ibigay mo yung Chow, ibigay mo yung carry. Kakounterin natin. Minsan may mga ganun talaga yung mga teams eh. Willing silang ibigay yung favorite hero. Oh, oh, oh. Kasi feeling nila, kumbaga ramdam nila sa sarili nila, may pang-counter. Tingnan mo, nagwa-warm up. Nagwa-warm up ang RSG-SG. Pero nagulat ako ha, kasi pinick ng RSG Singapore yung Farsa. Ibig sabihin, napakaraming posibilidad kung sino man yung gagamit ng Valentina para makakopya ng mga skills. Meron kang Luminon Blast. Meron kang Feathered Airstrike. So meron kang options to either go for the set or go for the burst damage. At hindi pa natin alam kung yung Valentina, jungle. Yun na nga eh. Pwede kasing mid yan eh. Nalagay naman yan sa jungle book na pwedeng gamitin na jungle. Oo. So kung ano ba to? Valentina Carl Tusok? Or Valentina Sanji? Valentina Sanji, pwede. Pwede rin eh. Eh si Sanji ngayon... Ano eh? Mainit eh. Mainit pa sa hot. Parang daming ang biglang pans ni Sanji. Kahit mga lumang coach ng ML, talagang impressed na impressed kay Sanji. Kakapanood nila ng M-Series dahil ang daming mga save ni Sanji. Kung tutuusin, ito yung pinakaunang M-Series ni Sanji. Nitong San-San combo. Si Sanji tsaka si Sanford. Kita mo naman number 2 sa average KDA. Si Sanford si din. Sanford, number 2 sa average kill participation. At kanina, MVP si Sanford eh. Ibang tama klase. Ba? Ibang klase si Sanford ngayon. The San-San combo. Pero dinenay ah. Dinenay yung Benedetta ni Sanford. Parang yun yung trippings ng RSGSG, no? Nakakaw heroes tayo, guys. Ah, oy, pero... Oy, Grok!
So baka explain crack. Yun na nga eh. Yun ang isa sa mga posibilidad eh. Pero nakita na ba natin si Cartesi na gumamit ng Chow Jungle? Yun ang hindi pa natin nakikita ng tunay. Baka nakita na natin sa stream. Oo, oo. Pero pag eto pero I doubt na ibibigay nila kay Carly. Kasi walang pantusok yung Chow eh. Yun na nga eh. Kailangan may pantusok. May pantusok! I like it, bro! The zipline! Hindi kasi pwedeng walang pantusok yung hero niyan. Hindi pwede. Alam mo, kung yung Predrin niya, yung pinili niya yung Predrin, may pantusok. Diba? Yung Lancelot may pantusok, yung Benedetta may pantusok. Kailangan may tusok. At nilabas ang pani binigay ng Singapore. Ang pani ni Carl Tusok. Ang tusok ng Pilipinas. Ang tusok ng Pilipinas. Titingi-tingi sa iba't ibang squid ball, tsaka kikyam. Kakaiba yung weapon niya ni pani. Parang cutter yan na malaki. Parang cutter yan eh. At binigay ng libre. No, kahit i-research mo pa, Sona, oh. Nakalagay doon sa poster ng MPL Philippines, who is your favorite hero? Isa sa mga nilagay doon ni Carl Tizzy, Pani. Pani. Ayaw niya na nga ata kay Lancelot eh. Pani na ata yung nilalagay niya eh. Kasi may skin na yung Lancelot niya. May skin na kasi yung Lancelot niya. Tsaka sawa na siya pumindot-pindot. Mas maraming pinipindot kasi maraming yung Pani. Mas maraming pinipindot yung Pani. Parang nanggigil na si Carl Tusok. Nakailang araw na siyang puro fighter eh. Sabi niya, asasin ko na to eh. Asasin ko na to. Pag ito hindi jungle Pani, ewan ko na lang. Ewan ko na lang. Duda eh. Ako. Oo eh. Duda ako na hindi asasin Pani to. Pero sabi niya, kailangan may pasabog tayo kasi kakabalik lang ni Yawi. Ah, kaya tama, ngayon, tama. Dapat we go back with the vengeance. Kumbaga, sabog talaga. Sabog talaga. Kumbaga, saktong-sakto sa New Year. Saktong-sakto sa New Year. Ito na, Kuya Sona. Ay, pani nga talaga yung jungle, boss. Jungle Book. The Jungle Book is real. Napapansin na natin ngayon, Carl Tizzy. At napakarami ng mga laban na masasaksihan natin, most especially na nanggagaling kay Carl Tusok na ngayon ay sa early game pa lang ay makakapag-scale na agad. Oo nga, ito yung tanong kasi dito sa RSGSG. Kapag may kalaban ka kasing Pani, yung main plan mo, get the Pani as much as possible. You need to lock down. Kailangan mo na mala 2020 na lockdown dito, Sona. Oo. Ano lang ba yung panghuli dito ng RSGSG? Ang posibleng panghuli nila dito is yung Numenum Blast, syempre, na manggagaling kay Lolsi. But aside from that, syempre yung taunt din ni Bray nandyan din. So at least meron silang front line na makapagsagot. Pero yung sa sobrang bilis, ni Bunny, wala silang hard crowd control skill. Wala eh. Meron sila Petrify. Kaso, tignan natin ha, kasi ang leksi ng Echo eh. Gets din yung lineup ng RSG. Kung baga, ayun na, ang dami pinipindot to. Nakita mo? Sumigsag na eh. Sumigsag na. Sigsagon, hexagon, lahat na ng gon. This is it, ladies and gentlemen. Pwedeng mauna kasi ang Echo pagdating sa mga pagkuha ng objectives because of this Pani pick. Pero kung iisipin mong mabuti, yung lineup kasi ng RSGSG Sona is a lineup that can pull, can go for burst damage. Ayan na, ayan na. Baby kicks. Tinasahan. Nakita mo yung tasa. Oo. Susulat pa lang eh. Susulat pa lang. Bubuoyin pa lang yung kanyang tula. But as of the moment, RSG Singapore are still successful doon sa pagkuha nila ng mga objectives kasi wala pa naman kahit pa paano na nakukuha. But of course, para sa lahat ng mga nanonood, scan the QR to redeem the code. Maraming prizes na mapapalalunan. Correct. Using that code that you have on your screens at nawala na siya ng parambula. Yun na nga. Sabi dito ng RSGSG, lalaban kami kasi their lineup can definitely go for 5-5 team fights. But look at the spells. Ayun na nga, Ginablo. The beast mode is real. The beast mode is real. Para kay Ginablo dito with going in for the first blood. Oh, Carlisi with the touch. Ooh. At syempre, may unting retribution yan. Sino pa ba makakauha niyan? Carlito the Great na ibawi ng bahagya yung first blood na nakuha ng RSGSG sa baba. Wonderful drive-through play na nanggaling kay Carlisi as of this moment. RSG Singapore, yes, nakakuha sila ng kill doon sa may bandang ibabato. At least delay Sanji sa kanyang pag-scale. Pero hanggat hindi nila napipigilan si Carlisi na makapag-scale ng paulit-ulit at tuloy dito. Tingnan mo, meron na kaagad level gap doon sa ating mga junglers. 5 for Carl Tizzy, Bray, recently having that level 5, right? So kahit papano ay nagkakaroon na kaagad. Kaya yung ginagawa ngayon ng RSG, kailangan maistorbo natin. Ginablo, punta doon sa orange buff. Yun nga, parang ano eh, yung RSG-SG, kilala kasi sila pagdating sa mga mechanical heavy team fights. Mm-hmm. Yung Singapore itself is a country na sobrang lulupit pagdating sa mga dodging,
yung mga dodgeballs sa mga galawan. The micro. Micro, micro mechanics. So dadaanin nga ng objective muna ng Echo dito, Kuya Sona. Doon naman kasi sila lamang eh. Kita mo yung mobility na meron, yung parehas. Mm-hmm. Especially na may setups dito na manggagaling kay Yawi and kay Sanford. Kung pipiliin nila na magkaroon ng team fight or pick off lang, meron silang options to do that. So RSG, kailangan nilang gawin na iwasan yung mga ganyan. Ang sakit! Mapapaawo ka na lang eh! Sobra ka naman doon, Carlito! 505 falling down ng isang iglap. At ako, may counter si Papa. Sisipain ngayon dito si Bray. Nandito na si Benny Cutie. Doon sa bandang gilid. Mawawala pa si Bray. Boom. There you go. There's the kill mula kay Bray. Tinamaan ng mga true damage. Benny. Ayan yung machine gun mula kay Baby Cakes. Pero mapapa-out na lang muna ang Echo as Benny Cutie will take that... Benny Cutie and company will take that extra kill to one. Para dito sa side ng Echo. Again, wonderful team fight showed here by the representatives na nagagaling sa Pilipinas. Hello. Because of that, nandun pa rin. Pero si Sanford! What was that, Sanford? Sanford outplaying the Benedetta. This is a Grok with the high and dry. Paano nangyari yun, Zones? Si Sanford ang bumuo. Si Sanford ang marunong talaga gumamit ng Benedetta. Kaya alam niya rin kung paano sirain. Taking that turtle down once more. This is what we're talking about, right? Echo, kumukuha sila ng mga objectives. Unti-unti nilang pinapalago yung kalamangan na meron sila. And RSG, nahihirapan sila ngayon na makapag-secure ng mga objectives. So ang kailangan or ang next step na posible nilang gawin is to simply protect the turrets na meron sila dun sa outer para hindi na makakuha ng energy shields. Dahil fortunately para sa RSG, patapos na rin naman because we're already reaching 5 minutes. Pero yung mga mechanical plays na ganun, doon lumalamang yung Echo eh. Kaya maliliit na ganun na mga one pick. Hindi mo pwede ibigay sa Echo yun kasi mapupunta ka sa realm nila. Mahilig din sila sa mga pick of plays. At sobrang delix doon ha kasi Benedetta yung na-deads doon. Ayan na naman oh. Ayan na naman. Heptasis na si Carl kalahati ang buhay na nawala kay Baby Cakes. Dahil doon sa unang strike pa lang ni Carl TZ. The first order of RSG, kailangan maprotektahan natin si Baby Cakes. Pero kung may pressure palagi na ganyan, tara mo si 505 naman. Alright. Uy! Bumawi ng onte si Lolsi dito na palapit. Si Lito the Great. At ito yung kailangan natin pag-usapan, Sona. Yung late game ba na scaling ng RSG SG is enough to withstand yung burst na gustong gawin ng Echo dito sa mid game. Kasi parang doon pupunta, Sona, pag tumagal tong larong to, parang nakikita ko na kaya nilang sumabay ng 5-on-5. Parang ganyan. Sipa mula dito, kay Yawi, si Bray ang tatamaan dito. Yun yung mga true strikes, true damage naman mula sa Shurikens. Very Cutie getting the kill. Kaya ngayon, ang gagawin ng Echo is to simply punish them straight away pag nagkakaroon sila ng overextensions. Nabanggit doon sa Keys to Victory kanina na ang kailangan nilang gawin ay pigilan yung kanila mga sarili na gumupa pag nararamdaman nila na medyo lamang sila kahit na medyo lugi sila doon sa items. Kaya naman yung napansin natin doon, Echo immediately punishing those kinds of overextensions. Sanji, you copying that Numenum Blast. And again, major setup dito, Yawi using that Way of Dragon skill pero hindi mangyayari yun para sa kanya. Retreat muna ang Echo. But still, they're holding the driver's seat. Hamak nila ang manibela sa laban na to. Sinubukan na naman si Paen, si Lolsi. Meron bang pag-shield si Lolsi? Wala na. Quick kill para sa side ng Echo. Echo Express. Doon. Nakakuha ng pick-off. Isa talaga sa mga favorite picks nila to. Ang Cho. Kapag binigay mo sa Echo Express, napakabilis mo ding pwedeng ma-dead. Laking bagay nung pick-off na nakuha nila doon kasi wala nang Lolita Feather Death Strike, no? Okay, tatanamahan si 505 pero si Baby Cakes ang makakuha ng turtle dito. Nice last hit mula kay Baby Cakes. But the problem here right now, Sona, is Echo controlling all of the objectives sa ngayon. Nakukuha pa nila yung objectives. Merong dalawang turtle na kalamangan ng Echo kumpara sa kakakuha lang na isa ng RSG. So for them to keep kung ano yung meron sila, kailangan nila makapagbigay ng kaukulang pressure. Kuha muna sila ng panibagong torre. Pero Way of the Dragon! There you go! Pick off na naman para kay Yawi. Torre babagsak para kay Benny Cutie. Echo taking the first turret of the game. Nadja peek! Nice kick! Mula kay Yawi, si Diablo ay biglang nawala ng bula. The heavy hitting... Heptasis. He's gone. Items. Mula dito sa Echo, yung burst outputs nila, kayang-kaya pumitas agad ng isa. Napakaganda
ng pick-off capabilities na meron sila. Tira mo si Baby Kicks na naman, pero nabitin lang yung damage kasi medyo naramdaman na ni Carl TZ yung todo sa mga bullets na meron yung kanyang Nibiru. So as of this moment, Echo, they have the lead, pero ang kailangan nilang gawin is to also preserve themselves in the process as one goes down again. This is it. This is the pick-off game na ginagawa ng Echo. High and dry. True damage from Benny. May kick mula kay Yawi. Sabay may mga steal pa. Ayun na naman. Malapas. Break. Dwayne Wade to LeBron. Stockton to Malone. Pippen to Jordan. At kung ano-ano pa mang mga pass break combos. Echo is doing it. Talagang online na ang Echo Express. Tingnan mo naman. Isang tore pa lang na napapabagsak. But there's already at least 2,000 gold lead na meron ang kupunan ng Echo. Kaya Jablo going to work in the same way. Na alam niya na meron siyang mobility advantage laban kay Sanford na gamit itong Grok. So ang ginagawa niya is to try and push the side lanes as much as he could. Tingnan mo naman yung top lane. Maganda na kaagad yung kalamangan nila doon. But if Echo could continue to win these kinds of teamfights na nasasaksiyan natin sa kanila, baka makuha na naman lang win. Oh my God, Sinatius. Hindi nga teamfight yung nangyayari. Talagang pick-off. Isa-isa lang talaga. 5-0-5. Kumbaga sa basketball, nandun ka sa kabilang court. Pinato ka agad sa kabilang court. Lay-up mo na lang. Fast break is real. Benny Cutie, mapapa-out na lang. Phantom 7, hindi na kaya. Nice shutdown. Pero ang ganda pa rin ng block ni Sanford dito. Sanji, mapapa-figure out. Out para kay Baby Kex. Tactical reposition. Pero nice knock-up. Sanford! Kay na Sanford and Yawi. Sabay si Lolsi. Tumatak mo na lang. Inaabot siya ng malaking grok. Ng malaking grok. Ayun na, clean nose line. Oh, kinancel ba yung TP? Kaya ba ni Sanford to? Oh, tinginan. Oh, tinginan. Isa pa, Sanford, normalin mo. Ayaw niya normalin kasi isa lang siyang dihamak na grok. Tama. Pero okay lang. 13-5. Echo once again getting victories after victories. Again, all part of the plan. Nakakuha sila ng major macro play dito sa bandang ibaba by getting the pick-off. Yung dalawa laban sa tatlong ibang members. Bukod pa dyan, nakakuha din ni Carl TZ yung nasa bandang itaas after niyang makuha yung or after niyang mamatay doon sa bandang mid lane. Yes, meron pa rin silang kailangan asikasuhin, which is the mid lane turret. Pero hanggat maaari, hanggat pwede nilang pigilan na mag-contest ang RSG laban dito sa Lord Skirmish na pwedeng mangyari ngayon, eh makukuha nila yan. Because again, RSG, meron silang kits, meron silang AOE damage at kailangan lang pigilan ng Echo yon. Kailangan magsabay-sabay. Ang hinahanap ng RSG dito is yung sabay-sabay na puwersa. Yun na. Sabay ang pagbigkas. Pero lagi silang napipikot ng Echo. Pansinin mo, Sona, lagi silang iniisa-isa ng Echo. Kung sino yung matarget, burst agad, parang ganyan! Boom! Nawala ng palang-pahang bulak, parang papel. Ganun na nangyari. Ganun ang nangyari, ganun kalambot. Dahil dun sa mga true damage. Kanina, pinag-uusapan pa lang natin yung Germsmen. Ngayon, wala na silang pinipili. Wala na. Wala na. Kahit sobrang kunat nung Lolita, kahit siya yung isa sa mga pinakamakunat na choices and options para sa Echo, talagang ina-alley-up na ni Yawi kasi score pa rin naman yan. 2 points is 2 points. Nakotig ko. Ang taas ang kalamangan dito, Sona. 9-14-5. Doon mo lang makikita kung bakit binansagang House of Highlights ang Echo. Parang nanonood ka talaga ng basketball na ano eh. Pass break, alley-oop plays eh. Alam mo to, men. Legit na parang ano lang sila, yung chemistry kasi. Yun yung kailangan natin. Ayan tignan na dito tayo mo. Ayan na naman oh. Ayan na naman. Sanji, no, nakanakawin dito yung Yumi yung blast. Akala mo makakatakas ka na pero hindi pa. Pero nahuli yung tatlo dito. But where's the damage shotgun? Kakayanin ba dito ng side ng RSG? Spear! Sanford with a spear! Sabay close line mula kay Sanford dito. Jablo! Manita lang si Jablo. Boom! At tinamaan ng block, the grok block mula kay Sanford. Akala mo makakawala ka na, pero hindi pa pag sumugod ang Echo sa inyo. Andito na naman ang Echo Express. Nagmamadali ng tapusin ang laban na to. They are currently dominating at gusto pa nila makakuha ng napakaraming mga inhibitors. Wala na ang mga tore. Wala na rin ang kanilang lord. Pero si Benny Cutie lumalaban pa yata. Ganito ka pa, Sans. Ito yung laro talaga ng Echo. Kumbaga, kung magkakaroon sila dito ng bod, maririnig mo na kagad yung mga call nila doon sa bod nila. Ito. Yung Pedrin. Yan. Yung parsa. Ganun lang yung mga call nun eh. Tapos sabay yung kamay. Tapos dapat pag i-call mo sino yung target mo, tatlong beses mo sasabihin. Tatlong beses. Yung Benedetta. Ganun. Para tatlo yung re-respo. Panoorin mo, ganun yung ginagawa nila. Tignan natin yung video nila na lalabas later on. Ganun nga yung nangyari.
Kuya Sona, kasi nga ganoon sila ka-focus sa single target single target ng focus fire ng hero. Tignan mo, 16 to 6, 10 ang kalamangan ng kills dito. Tatlong tres, isang dos. Tatlong tres, isang dos. Lamang ka na talaga pag ganyan. Tingnan mo naman yung damage dealt ni Benny Cutie. 55,000. Paano makakabalik dito yung RSG SG? Lahat ng ginagawa ng RSG na SG na set, na-outplay. Dahil din kasi yun dun sa mga assists na ginagawa ni Yawi. Tira mo, ilan na yung assist ni Yawi? 10 assists na. Medyo malayo pa siya sa triple-double. Pero dito sa larong to, hindi mo kailangan na gawin yun eh. Kasi as of this moment, pinapakita niya na ito yung na-miss ng iba sa mga Echo fans na ginagawa talaga nila kamakailan lang. Todo yung performance na ibibigay nila, hindi na sila namimili kung sino yung kalaban. As RSG, now with only 2 inhibitors left, naghihintay na lang ang Echo para doon sa susunod na Lord, the Evolve Lord, na posibleng makapagtapos sa laban na to. But again, meron pa rin AOE. Maganda ang wave clear ng RSG. Tingnan mo, nandun sila. Conceal play yata sa bandang kabila. RSG na tinitignan natin dito. Kailangan nila na malamilagro na play na sabay-sabay na layering ng skills. Sona, kasi halos lahat ng kills na nakuha ng Echo dito, hindi tayo nakakita ng 5-on-5 na sabayan. Laging pick off. Look at that conceal knock-up. Poke, parang poke pa nga lang yung gustong gawin ni Yawi dun. Look at the zone ni Sanford and ni Yawi. Susubok si Bray dito. Mananakap si Bray. Susugurin ba si Bray? Hindi. May block. New Minum Blast. Sanji, sinong tatamaan dito? Counter New Minum Blast para kay Lolsi. Walang magkakatamaan. Lalayo muna si Carl. Walang retribution ngayon ng Echo. Pero alam ba to ng side ng RSG? Nagsasaykuhan ng dalawang teams ngayon. Eto na, Feathered Airstrike nilabas. Pero fake lang muna kay 505. Si Carl! Makita na si Carl! Si laban Carl! Na to. Sabi ni Jablo, laban na to para sa iyo. Spear, tatamaan dalawa. Sabi ni Sanford, kami nalang mahala. Sige Carl, tapusin nyo na. Si Ito Carl! Na sila. The split is real! The split is real! Echo! Echo! With the split call, getting the 3-0 para sa kanilang bracket dito sa group stage. And Echo, they will go to the upper bracket. Walang kaproblema. No pressure. No sweat. No sweat. All part of the plan. Sobra ka naman dun, Echo. What an incredible showcase. Napansin natin kanina yung micro gameplay pa lang na meron sila. Diba? Ina-outplay nila sa tulong ng mechanics. Mina-micro lang nila in the very first few minutes. And then, nung kailangan nang magkaroon ng macro play, nung kailangan nang magkaroon ng split push, alam na mga Pilipino na kayang gawin ng Echo ito. Let us introduce ourselves once again, this time sa Singapore. Napanood ko yun ang MPL S10. Sinabi, endable. At doon nag-split yung Echo. Akala nila maglo-lord. Pero dinaan sila sa macro. Echo finally getting the 3-0 at very dominating performance mula sa kanila dito sa group stages ng M4. At wala na silang ibang gagawin kundi mag-prepare para sa knockout stage. Ibang klase. Yung nakita nating performance coming in from the Orcas. Talagang pinaghandaan nila ang kanilang mga kupunanin. Given that yung pressure na meron sila, yung bearing na hawak nitong larong ito. Because again, if kung sakali na manal or matalo dito, yung Echo, napakarami ng posibilidad na mag-go dito for the rest of the teams. But Echo, talagang minarkahan na nila. Sabi na nila, amin ang first seed, amin ang upper bracket spot. Binigay nila lahat ng mga favorite heroes ng comfort picks, binigay ng RSG, SG, at doon sila na GG. And because of that, may isa pang laban ng RSG, SG. 1-1 na sila ngayon. Going up against RRQ later na 1-1 din. Intense. Napakaganda ng laban na yan. Pero last series natin yan dahil mamaya may isa pa tayong series sa Group D naman. Pero for Group C, sure ball na. Pwede na magdiwang ang limang Orca fans. Magdiwang na kayo, limang Orca fans, dahil upper bracket na ang Echo. Ibato na natin kay Rockheart para sa kanyang analysis. At nagdiwang na nga ang limang Echo fans. Rinig na rinig all the way to Jakarta. Welcome! Dito muna tayo sa ating analysis. Ang Opel's Rockheart. And, well guys, what can I say? What can I say, guys?
Nagchuchu na naman ang Echo Express. What a beautiful sight and a great showing. A welcome back as well to Yawi in this specific game. Now, it was 15 minutes. You have to say na nung umpisa parang gumagawa pa ng galawan si Kuya Diablo. And it's on the signature Benedetto pick. I was not surprised by that. Pero after nun, naku po, parang naubusan yata sila ng steam. At syempre, ang trend ng Echo Express naman, ang umarangkada, specifically, I think the Benedicuti, man. Wala na talaga. Ang early game pa lang, ha. Pumiplaker in na sa ilalim ng tore against a Beatrix, isang carry. Usually, antayan yan para sa carry. Pero siya, hindi. Ang laki ng skill difference ni Benny laban kay Baby Cakes in that game, man. I have to say, in that laning phase. In the middle of the game, may konti ding mga shining moments. I have to say, mula kay Baby Cakes, kaso talaga namang pag bumabagyo na, magtago ka na talaga. Dahil basang-basa lahat ng mga maabutan nila Boss Benny. Lalo si Carl TC, nako po. Na-miss ko mag-assassin si Carl TC. Ito na yata yung part of his challenge. Napapakita niya sa mga teams, even against a championship team like RSG, na kaya ko pa rin, isa pa rin ako sa pinakamagaling na mag-assassin jungler sa buong mundo. Yawi back on this show, really looked on form 1, 2, and 10. Aggressive ang mga sipa ng ating idol. And of course, who can blame Sanford, man? Sanford, ilang spear ang nakita natin. Ilang spear, ginawang paper si Brayden. Tuwing mananak up, grabe, nalalambot. The Sanji and Sanford combo, man, is very, very lethal even on the international stage. And I have to say na tatlong beses pa kayang kinol yun? I think so. Looking at the stats, Benny Cutie obviously gonna be the best in that. At talagang tinanggap ni Bray lahat ng sakit sa buong mundo. Kalain mo nga naman, talagang bugbog sarado ang ating idol na si Kuya Bray. Again, Benny Cutie just doing everything as well in that, even in the early game. Doon ako pinaka nagulat yung early game ni Bray. Ni Benny Cutie really did show off kung gaano kalaki ang skill gap, and the analysis or so the predictions rather really did pay off para dito sa Echo. Again, Yawi did a remarkable job in in going in and out of the battlefield. Itong show na to, I feeling ko isa sa mga bannable. I think iniisip na ng RSG, man, we gotta think about the Kadita. Kailangan natin isipin yung mga weird picks niya tulad ng isang Jawhead. Pero Yawi back on, that signature show, it shows na pag nasa form, pag nasa laro si Yawi, talaga namang dire-direcho ang mga panalo usually ng Echo. Ito ang kanilang main five na nilaban nila laban sa RSG mula sa Singapore. And as you can see, I think at this point, wala nang, there's no doubt. Yawi was definitely the MVP in that game. A big welcome back to Mr. Yawi right there. And these stats just, it was a very fast game considering it was 15 minutes. Still not as long as some games that we had here on M4, but definitely huge kill participation, almost 70%. Kaya naman talagang nakahinga or nakapag-shine lalo si Benny Cutie doon sa game na yon. As a carry, usually, again, you have to wait. Usually, you have to wait for 18 minutes or 15 minutes. Pero dun pa lang, maagang-maaga pa lang nagdo-dominate na siya alongside the big help of the Cho. And I think at this point, talaga namang lahat lalambot. Like memory foam, pag nakita mo naman talaga yung early game na galaw ni Carl Tizia ba? Magpapa-invade ba yan? Siyempre naman hindi. Look at Bray, talaga namang... I mean, nice try. I have to say, nice try still from RSG. Trying to go for the purple buff, which is usually yun yung weakness ng mga Fanny player. Pero this time around, talagang every time na wala sa posisyon ang RSG, may instant punish kahit isang napakalikot na Benedetta. Hindi din makalaban, hindi makapalag against a very strong lineup of Sanford on the Grok as well as Yawi on the Cho. Ang hirap kasi ang daming crowd control nila ang nasayang. Plus, hindi talaga, even this, like they had to make maximum effort for that. And at the end of the day, talagang everything was just
pinaka-simpleng way to put this, eh talagang binagyo sila. Yung paikot-ikot everywhere on the map is the Grox with the car, with cars.